Yan, so good morning po sa bawat isa and welcome po sa ating pong Word from Home or Worship from Home service again in this online platform. And shout out po sa inyong lahat and thank you po for joining us here in our Sunday service live stream. And I'm Pastor Del, I'm from Harvesters Caloocan. And kung bago ka pa lang dito sa page na to, paki-heart and like naman po yung ating pong live stream and palike na rin yung page. And you can also share this live stream also sa lahat ng mga live stream natin dito sa Harvesters Caloocan. Pa-share na lang po sa inyong mga timeline and sa mga groups, no? So that yung inyong mga kaibigan or yung inyong mga mahal sa buhay, no, makanood din sila at makarinig din sila ng mensahe ng Lord this Sunday morning, no? And pwede ka rin mag-comment ng mga tumama sa puso mo o yung mga parang kumirot sa puso mo as we go along with the message. You can comment yung encouragement mo or yung tinatawag na Rema word, no, sa comment box. You are free to do so, so that others will also be encouraged, no? And I pray and hope na nasa mabuti tayong lahat ng mga kalagayan. Amen. Kung nasa ma kayo naroon ngayon, I pray na okay lang kayo, no? It's MECQ ulit tayo, guys, no? Modified Enhanced Community Quarantine na naman tayo. And I know it's a mandate of the government para makapagpahinga naman yung ating pong mga frontliners because hundreds of thousand na yung ating pong COVID cases. So keep safe lagi po and always follow health protocol, no? Kapag kayo ay lumalabas, kailangan may quarantine pass, kailangan may social distancing, bawal yung 20 pababa lumabas, no? So stay at home as much as possible, be productive sa inyo pong mga tahanan na marami kayong matutunan, marami kayong magagawa, no? At hindi lang tayo puro alam mo yon social media or puro entertainment, but of course dapat maging productive ka rin, no? As much as possible and drink a lot of water, okay? Kung meron kayo naman budget, bili kayo ng mga prutas, no? Gawa kayo ng mga fruit juices, okay? Take vitamin C, importante yan para mapanatili yung ating immune system na matibay, okay? And always wear mask. Kapag kayo ay lalabas, I suggest, no, yung mask na ilalagay nyo sa inyong bibig is yung surgical mask, no? Kung meron naman kayong budget, N95, maganda rin. Huwag yung mga cotton mask. I would not suggest yung mga cotton mask kasi 5% lang po ang protection yan. So, sobrang liit ng virus, no? Lulusot yan, tatagos yan kapag ka ito ay cotton. Pero yung mga surgical N95, that's, you know, 90% na mapoprotect tayo against sa virus. Okay? So, ngayong MECQ, no, pinatupad na yung mask. And also, sabi ng government, kailangan mag-wear din tayo ng mga face shields, no? Aside from sa mask, kailangan meron ka rin mga face shields, no? Kagaya nito. Okay? Face shields. Okay? Importante to na suotin natin. Okay? Para protection sa ating pong mata, protection sa ating pong bibig at ilong para may mask na tayo, may face shields pa tayo. So, alam mo yun, protected na talaga tayo. Siguro, next month, baka naka-PPE na tayo. De joke lang. Or baka next year, naka-astronaut na tayo, no? Diba? Sabay-sabay na tayong pumunta ng Mars. Yan. And then, just kidding aside, we really need to follow yung mga protocols na to so we and our family will always be safe and free from the COVID-19 virus. At syempre, we're still continuously and without ceasing pa rin talaga praying, no, na yung pandemic na to will ultimately end. Matapos na, no, itong pandemic na to, marinig natin, COVID cases sa Pilipinas, zero. COVID cases sa buong mundo, zero. No? Napakasarap pakinggan nung balita na yon.
and for us to have a vaccine already. So meron ng mga trials sa mga vaccine, no? Yung Remdesivir, it's almost 35%. Okay na siya, na nakakagaling na siya, no? Within 11 days. So sana maging magtuloy-tuloy na yung mga research and pagsaliksik ng ating pong mga medical team para magkaroon na tayo ng vaccine. And syempre, we continue to follow and trust God's righteous right hand. And syempre, His perfect will and His perfect plan. We will follow that. Amen? So for this Sunday service message, we're now on the second week ng ating pong August. And I know naman, familiar na kayo sa ating pong theme for the whole month of August is I Live to Give. Yan, I Live to Give. It is a series on giving. Amen? Last week, diniscuss natin kung ano ba ibig sabihin ng mabuhay na tayo ay nagbibigay. Tama? So we know na it's better to give than to receive. Kasi nga, yung pagbibigay, ito yung nagbibigay sa atin ng mas maraming biyaya mula sa Lord. At syempre, nagkakaroon tayo ng fulfillment, ng satisfaction, ng happiness, ng joy every time na magbibigay tayo, every time na nakakakita tayo ng mga tao na natutulungan natin. Ang sarap sa pakiramdam, no? Try nyo po. Try nyo na gawin yun. Siguro sa mga tao na nangangailangan for this time, no? Ng support or ng tulong, try natin gawin na magbigay tayo ng tulong. Sabihin ko sa iyo, ang sarap po sa pakiramdam. And God will continue to bless you because you are a generous giver. No? Na hindi napipilitan, bagkos yung pagbibigay mo bukal sa iyong puso, bukal sa iyong kalooban. At nakikita ng Lord yan, God loves a cheerful giver. So ang title natin for this Sunday is the four seasons of giving. No? The four seasons of giving. Sabi po dun sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Amen? So search nyo yan sa inyong mga Bible na nasa cellphone nyo o yung sa mga physical nyo na Bible. Yan po yung sinasabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Meron daw pong oras ang lahat ng bagay. Merong panahon sa lahat ng pangyayari sa ilalim ng langit dito sa mundo. Everything has a reason. Everything has a purpose and everything has a time. No? May panahon para tayo ay mabuhay, may panahon para tayo ay maglaan, may panahon para tayo ay magbigay, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-ani, no? May panahon ng pag-ibig, meron din panahon ng sakripisyo. Amen? So sa weather pattern natin dito sa Pilipinas, meron lang tayong dalawang season. Okay, yung tag-init season, okay, or summer season, at yung tinatawag na rainy season, no, o tag-ulan. Pero sa ibang mga bansa, kagaya ng Amerika, nung napunta ako dun sa Amerika, no, dun sa may, no, North America, no, at sa mga bansa na napuntahan ko sa Europe, it also in some parts of Asia, just like Japan and Korea, meron silang four seasons. Okay, meron silang four season na tinatawag. Yun yung winter, spring, summer, and fall. Diba? Meron nga kantang ganyan eh. Karinig nyo na ba yung kanta nun? Nung four seasons? Winter, spring, summer, or fall. All you have to do is call and I'll be there. You got a friend. Yon. Sa lahat, no, napakanta pa nga. Okay? Last ko na 'yan, ha. So, yun yung mga tawag dito, seasons, yung apat na season. Dito ba sa mga bansang 'yon. So, apat na panahon na kumukumpleto sa isang buong taon ng buhay.
no? So in line dun sa ating pong theme for this month, which is giving, we will also give you, no, pointers, no, na magbibigay sa inyo ng mga encouragement relating itong mga seasons na to sa ating pong pagbibigay. Handa na po ba kayo? No, paki-comment sa comment box. Ready na po ako. Yan. Okay? So kung ready ka na, no? Because yung tema natin for this month, no, is about giving, no? Iahambing lang natin yung panahon, no? Yung mga panahon na nagbibigay din sa atin ng kumpletong seasons, no, in all throughout the year, at binibigyan tayo nito ng pang-unawa sa ating pong buhay. At syempre, sa ating pong pagbibigay. Okay? Simulan na natin. Point number one, the first season is winter. Okay? Winter. Ang gandang pangalan nun, no? Pagka nakarinig ka, ang pangalan mo, winter. Wah! Hindi, kakaiba. Winter is coming. Yan. Taglamig to, no? The coldest season of the year in the northern hemisphere from December to February, and in the southern, sa baba, hemisphere, from June to August. So, meron tayong northern, taas na part ng ating pong mundo, northern hemisphere, at meron din tayong southern hemisphere sa baba, no? Yan ang mga months na dyan nangyayari, yung season ng paglamig. No? Yung winter solstice nga na tinatawag, it marks the longest night and the shortest day of the year for the northern hemisphere. Mas mahaba daw ang gabi kesa sa umaga sa northern hemisphere kapag ka nagsimula na yung tinatawag na winter solstice, no? Darating yung panahon na parang ang pagsubok ay napakarami, no? Kagaya ng winter solstice, mas mahaba yung dilim. Dumadating din sa buhay natin na parang ang pagsubok, ang haba. Yung pagsubok na dala ng dilim, no? Yung kahirapan na dala ng dilim, parang ang haba. Tapos yung araw, yung light, no? Yung biyaya, parang kumukonte, no? Dumadating yung panahon na ganon sa buhay natin. Sino nakaranas nun? No? Na parang mas madami kang nararanasan na pagsubok sa oras na ito. Sunod-sunod at sabay-sabay, no? That is winter that you are experiencing in your life. Sino yung dumadanas ngayon ng winter season sa kanyang buhay? Amen? There are times that we will encounter in our lives this winter. Diba? Mararanasan natin sa buhay natin at sa ating pagbibigay yung tinatawag na taglamig, no? Nanlalamig yung pagmamahal, nanlalamig sa pananampalataya, nanlalamig na sa pagbibigay, no? Sino dito mga nanlalamig? Physical ba ang panlalamig mo, or spiritual, or emotional ba, o ano bang klaseng panlalamig yung nararanasan mo? Siguro kaya nanlalamig yung isang tao, no, sa kanyang pananampalataya kasi meron siyang pinag-iinitan na iba. Woo! Woo! Ba, mga ganon. Nalalamig na yung kanyang pagmamahal sa'yo kasi meron siyang pinag-iinitan na iba. No? Pinili niya yung love life niya kesa sa pagsaserve niya kay Lord. Uy! Boom! Diba? Kaya nanlamig kay Lord kasi nag-init dun sa kanyang crush. Amen po ba? Nanlalamig tayo sa ating pong pagmamahal at pananampalataya dahil yung puso mo ay focus sa ibang bagay. Mas pinili mo yung personal mo na gusto kaysa sa gusto ng Lord sa'yo. No? Nanlamig yung iyong pananampalataya, yung pagsaserve mo kay Lord, yung dedication at commitment mo sa ministry ni Lord, lahat yun nanlamig kasi yung focus mo, yung init na gusto mong maramdaman is iba. Na out of focus ka. So dapat ibalik natin, no, yung init na nararamdaman mo sa puso mo. Amen? Gaya ng dati. Amen? Gaya ng dati. Diba?
Napakagandang katay ni Gary V. Amen. Balik natin. Gaya nung dati. Gaya nung init ng pagmamahal mo nung nagsisimula ka pa sa sinasabi mo kay Lord, patay kong patay. No, Lord, bibigay ko yung buhay ko sa'yo. No, till death do we part, Lord. Yes, Lord, hindi ko iiwan itong ministry na to. Hindi ko iiwan, Lord, yung pastor ko. Mahal ko siya. Walang iwanan. No, pero dumating yung pandemic, dumating yung pagsubok, dumating yung taglamig, Nasa na? Nasaan ka na? Bastillo, Christine, nasa ka na? Amen, nasa na tayo? Examine mo yung sarili mo ngayon, nak. Nasaan ka na? Amen. Nasaan ka na ngayon? Nandun pa rin ba yung init ng pagmamahal mo kay Lord? O nagnyebe na dahil sa winter? Amen. Ganun din ba yung pagbibigay natin sa Lord? No? Nagnyebe na ba? No? Kasi hindi tayo magkakaroon ng desire, no, sa pagbibigay sa ating Lord kung ang focus mo ay mali. Kung ang intention mo ay mali. Amen. Hindi mo mabibigay yung buong buhay mo kay Lord, no? If your intention at ang iyong focus ay mali. Tanda mo po yan na. So, pwede mo bang sagutin tong tanong na to? Yung buong puso, no? Yung buong katotohanan. Pwede mo sagutin tong tanong na to? Kung ayaw mong i-comment, sige, ikaw na lang ang ano. Sa isip mo na lang, sa puso mo na lang. Bakit ko binibigay ang oras at buhay ko sa pagsiserve kay Lord at sa church? Sige. Kailangan malaman natin yung why. Kasi hindi mo masasagot yung what, yung how, yung when, yung where, kapag hindi mo pa nasagot yung isang W na napaka-importante, yung why. If your intention, pag sinagot mo to, kasi binibigay ko yung buhay ko, yung oras ko sa pagsiserve ko kay Lord kasi mahal ko si Lord at mahal ko yung mga anak ko spiritually at yung mga disciples ko, then your intention is good. Amen? But at the back of your mind, baka, kasi nag-church ako kasi nandun yung crush ko. Tayo-tayo dyan. Nag-church ako kasi wala nang ibang church eh. Ito na lang eh, nandito na ako eh. Patay-tayo dyan. Nagsiserve ako kay Lord kasi wala na akong ibang magawa eh. Wala nang choice. Patay tayo dyan. Those are wrong motives. Dapat i-check mo yung heart mo. Main reason kung bakit tayo nagsiserve kay Lord is because we love Him and we love other people. Bakit nga ba? Ano nga ba intention mo? Kasi kapag ka mali yung intention mo, kapag nagsiserve ka kay Lord, no, dadating yung panahon, mawawala ka sa church. Dadating yung panahon, hindi ka lang sa church mawawala, pero pati kay Lord, mawawala ka. Why? Kasi yung intention mo, yung focus mo, nawala din. Nawala din. Ano bang goal natin? Bakit tayo nandito? Alamin mo yun na. So, I would suggest that you search your heart right now. At isanggunin mo kay Lord, sabihin mo, Lord, ano mo ba talaga yung intention ko at layunin ko at goal ko, Lord? Bakit ako nandito nagtutuloy sa ministry na to? Pwede naman tayong wag na magganito eh. Diba? Sabihin na lang natin sa mga members natin, hindi, wag na natin ituloy yung church kasi pandemic. No, wala na tayong physical na church, kaya huwag na natin ituloy yung online. Pwede naman eh. Kaso, bakit natin ginagawa? Ba't pa tayo nagpapatuloy? Alam mo kung bakit? Kasi, mahal mo si Lord ng buong puso. Kasi mahal mo yung mga anak mo spiritually. Kasi mahal mo yung pamilya mo. Mahal mo yung mga leaders sa church. Amen. Kailangan mong i-check ng mabuti na, no?
Ang pinakadahilan kung bakit natin ginagawa ang lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal natin sa Lord at pagmamahal natin sa ating pong kapwa. To love God and to love other people. Amen? Kapag nahaluan kasi ng iba yung pagsiserve natin, or for example, pagbibigay natin kay Lord, no? Pag dumating yung winter, manlalamig ka. Pag dumating yung winter, mawawala ka. No? Hindi natin maiwasang manlamig. Dumadating talaga yung panahon na yan. Pero pwede nating labanan sa pamamagitan ng init ng pagmamahal ng ating Lord. Amen? Narinig niyo na ba yung isang natural phenomenon? Ang tawag dito, eternal flame falls. No? Eternal flame falls. Okay? So, yung eternal flame falls ay isang maliit na waterfall na located to sa Shale Creek Preserve, no? Sa section ng Chestnut Ridge in Western New York, USA, kung saan ako lumaki. Charot. Joke lang. No? New York, no? USA. A small grotto at the waterfall base emits natural gas. No? Naglalabas to ng natural gas, which can be lit to produce a small flame. No? They found out na merong macro seep na tinatawag, kung saan nagkokosto, no, ng flame dun sa hole na yon, because merong concentrate, no, merong concentrate doon ng ethane at ng propane, no, siguro mga 35% sabi nila. Yung ethane and propane, no, these are natural gas na nagpo-produce ng fire, no. It typically contain greater proportion ng methane. So, ito ay natural gas kung saan i-emit, at kapag sinindihan mo to, no, itong hole na to, mag-i-emit siya ng gas, and the gas will cause the fire, no, na mag-apoy forever. Hanggat merong gas doon, merong apoy doon. No, hindi namamatay yung apoy kahit winter, kahit taglamig, kahit anong panahon. No? Isa lang ang masasabi natin dito. Sana all. Sana all hindi nawawala yung apoy ng pagmamahal kay Lord kahit taglamig, kahit winter. No? Sana ganun din tayo, no? Kagaya ng apoy na yon, na kahit may mga pagsubok ng winter, kasi winter mahirap eh, malamig, no? Puro troubles, no? Ang hirap mabuhay sa isang lugar na may winter. Naranasan ko na yon, ang hirap talaga. Kailangan mo magsuot ng makapal na jacket, kailangan mo ipalahin yung mga snow sa backyard nyo, di ba? Ang hirap. Pero despite dun sa paghihirap, no, at dun sa lamig, no, ng sitwasyon na meron, yung falls na yon, maapoy pa rin siya. Sana all, no? Hindi nawawala yung init ng pagmamahal at pagbibigay kahit anong panahon o sitwasyon man. Dapat ganyan tayo. Dapat ganyan tayo. Hindi lang tayo nagsiserve kay Lord kasi masaya tayo. Hindi lang tayo nagsiserve kay Lord kasi summer, kasi spring, no? Pero what if dumating yung panahon ng winter? What if dumating yung panahon ng fall? Nagsiserve ka pa ba? Mag-iinit pa rin ba yung pagmamahal mo kay Lord? That is the question. Amen? Amen po ba? So, pakitype sa comment box, I will serve God even if it's winter. No? Magsiserve ako kay Lord kahit na winter. Kahit na taglamig. Amen? Mahirap man yung sitwasyon ng taglamig, pero makakaasa tayo
na ito ang magsisimula ng pagsibol ng bagong pag-asa sa ating buhay. No? Kailangan lang natin gawin na is tatagan yung loob natin, lumaban ng buong puso at patuloy na sumampalataya sa Diyos sa kabila ng taglamig. Hindi natin maiiwasan yung taglamig eh. Dadating yun eh. Pero ang tanong, kaya mo bang ma-withstand yung taglamig? Kaya mo ba? Paano? Paano natin mapagtatagumpayan yung taglamig? Kailangan mo mag-init sa Lord. Kasi yung init na nagagaling kay Lord, yun yung magbibigay sa'yo, no? Ng warmth at yun yung magbibigay sa'yo ng, alam mo yun, comfort, di ba? At sigurado, malalampasan mo din ang malamig na gabi. Amen? In winter, plants can store up energy for new growth. It is necessary, the winter, in order for the plants and the trees to store up their energy so that they can produce more. Amen po ba? Sabi nga dito sa Isaiah chapter 55, verse 10. As the rain and the snow come down from heaven, watering the earth and making it bud and flourish, so is my word that goes out from my mouth. Kagaya daw ng mga ulan, no, at niebe na bumabagsak mula sa kalangitan, no, hindi yun babalik sa Lord hanggat hindi niya nadidiligan lahat ng nasa lupa. Para yung mga nandun sa lupa, yumabong muli. Yung mga butil, umahon, no, at maging biyaya itong mga butil na to para sa ating lahat. Amen. So now, tapikin mo yung balikat mo. Sabihin mo, kaya kong malampasan ang winter. Amen. Kaya mo, kasi kasama mo si Lord. Kung mag-isa mo lang, mamatay ka. Gaya ng yung in-example ko sa inyo before, di ba? Pag pumunta ka ng Antarctic or Antarctica, no? Nung napunta ako dun sa Antarctica, grabing lamig doon, hindi ka makatulog mag-isa. Kailangan mo may katabi para mag-i-exchange kayo ng heat, no? Sa kailangan mo na makakapal na warming devices, warming clothes. Amen po ba? So ganun din tayo. Kapag dumadanas tayo ng taglamig sa ating pananampalataya, pagmamahal at pagbibigay kay Lord, no? Lumapit ka sa Kanya. At sabihin ko sa iyo, hindi ka mabibigo. Bibigyan ka ni Lord ng init ng Kanyang pagmamahal. Because God is a consuming fire. Amen? So, sa number two, no? Season, fall, or autumn. Say it with me, autumn. Ha? Pag mga mayayaman, ganun yung big-big kasi. Autumn, no? Pero pag simple tao lang, gaya natin, taglagas. Taglagas yan, no? It's the third season of the year when crops and fruits are gathered and leaves fall in the northern hemisphere from September to November and in the southern hemisphere sa baba from March to May. No? Ito yung bumabagsak na yung mga dahon sa mga puno. No, habang ang midday sun ay nagsisimulang lumubog sa kalangitan at ang mga gabi ay magiging malamig at madilim bago pa man natin malaman ang pagbabago ng kulay ng mga puno sa ating pong mga mata, tapos na ang tag-init at dumating na ang autumn equinox. Amen. Taglagas or autumn, pagbagsak ng mga dahon sa puno, fall. O gaya ng mga dahon at halaman, dumadating din sa buhay natin na tayo ay nafo-fall, na tayo ay bumabagsak. Sa buhay, sa pananampalataya, no, sa pagbibigay, maraming beses
na tayo ay nadapa at bumagsak. May tanong lang po ako sa inyo, sino dito yung nakaranas na masemplang sa bike o sa motor? O sino dito yung naranasan mo na nadapa ka? No? Sino dito naranasan mo na hulog ka sa hagdan? No? Sino dito yung na-fall? Na-fall in love? Ah. Or na-fall out of love? Sino? No? Sino dito yung naranasan na malagasan? No? Ang buhok, no? Ano pa ba? Nalagasan ka. Sino? Gusto kong malaman. So malaman. Sakit. Sakit. No? Lahat tayo naranasan yun. Nasempla ako sa bike, nasempla ako sa motor, nahulog ako, nadapa ako, na-fall ako, nalagasan ako. Lahat yun, naranasan nating lahat. At lahat yun. Sakit. No? Masakit yun. No? Pero may mga iba, hindi masyadong masakit. Kasi yung pinagpalit ay parang swangit. No? Ako ay pinagpalit, pero di yun masakit. Kasi yung pinagpalit, mukhang swangit. Diba? De joke lang. Last na talaga yun. Last na. Pinapatawa ko lang kayo. No? Pero naiyak ako. Mukhang naubos na kasi yung luha mo eh. Naubos na yung luha natin, no? Nasanay na yung puso natin sa sakit at kirot. Kung tayo nahulog, kung tayo na-fall, at walang sumalo. No? Masakit yung bumagsak. Pero sa bawat pagbagsak, sa bawat pagkahulog, sa bawat pagsemplang, meron tayong natutunan. Kaso lang, minsan kailangan mo pang masaktan para malaman natin kung ano yung rason o dahilan ng ating pagsemplang. Amen? Hindi ako matututong magbike kung hindi ako nasemplang, hindi ako bumagsak. Amen? Hindi ako matututong maging matatag sa buhay kung wala nang iwan. Hindi ako magpapatuloy kay Lord, no? Kung hindi siya namatay para sa akin. Kung hindi niya ako minamahal. Kung hindi siya nagbibigay. Kung hindi siya nasaktan. Kung hindi siya natumba sa cross, si Jesus, wala ako dito. Wala tayong lahat dito. Amen? So dadating yung panahon na ikaw ay mafufall, pabagsak, isemplang, no? Hari ng sablay, no? Dadating yun sa buhay natin na tayo ay, alam mo yun, matataliso. Pero importante doon, yung kaisipan mo, babangon ako. Yan. Yan ang puso. Magpapatuloy ako. Yan ang puso. Hindi yung natumba ka, natumba ako, ayoko na. No. You need to get up. Stand up and fight for your right. Amen. Tama po ba? So, i-comment mo na sa comment box. I will get up and stand back up. No? I will get up and stand back up. No? Kapag ka nagdapa ka, sumemplang ka, okay, okay lang, tayo. Punas ng mga alikabok. Tama? Punas ng dugo. Lagyan ng alcohol, betadine, band-aid, no, ng mga bulak, no? At magbike ka ulit. Hanggang sa matuto ka. Ganun din ang buhay na parang pagbabike. Para tayo ay matuto. Yung mga panahon na tayo ay matutumba. Minsan, yung pagtumba natin, kagagawa natin, minsan, kagagawa ng mga ibang tao. Minsan, aksidente. Pero kahit anong paman yung rason, importante yung decision mo. Okay?
Kasi hindi naman magdidesisyon yung ibang tao para sa'yo. Hindi naman magdidesisyon yung mga halaman para sa'yo. Ikaw ang magdidesisyon na tumayo at magbike ulit. Amen po. The autumn season offers a chance to reconnect ourselves and learn to move forward despite the fall. Hindi nun. To reconnect again to ourselves and to learn to move forward despite our fall. Sabi nga doon sa isang kanta, 1,000 times I failed. Still, your mercy, God's mercy, God's grace still remains. Dadating talaga yung panahon na tayo mahuhulog, magpo-fall. Pero ang tanong doon, mananatili ka na lang bang naka-fall? Nakabagsak? Hindi, tatayo ako. At ipaglalaban ko uli si Lord sa buhay ko. Paglalaban ko uli yung pananampalataya na meron ako. Itong pandemic, many people caused this pandemic. Many leaders caused this pandemic for them to fall. For them to stumble. Pero, dapat meron ka clear mindset. Dapat meron kang strong heart. Decide. Kahit na merong mga pagsubok na to, kahit na merong mga sakit na to that caused by this fall, okay lang, tayo ulit. Kasi si Jesus, tumayo siya ulit nung buhat niya yung cross para sa atin. No? Binibigyan tayo ng pagkakataon na ayusin muli yung mga bagay sa buhay natin na dati ay sira. No, binibigyan tayo ng pagkakataon na bumangong muli sa bawat pagkabagsak. At binibigyan tayo ng pagkakataon na sumubok muli sa mga bagay na tayo ay dati nabigo. Amen po ba? Sabi nga dito sa Psalm chapter 84 verse 6. When they walk through the valley of weeping, it will become a place of refreshing springs. The autumn rains will clothe it with blessings. Grabe tong verse na to, no? Meron palang isang valley of weeping. No? Matatagpuan yan dun sa Israel. Amen po ba? Kung saan yung mga Israelites ay nagbabiyahe dito sa valley na to at sila ay umiiyak. Alam mo kung bakit? Sobrang hirap kasi ng trail. Sobrang hirap ng dinadaanan nila, no, na valley. Sobrang, no, hirap, matatarik, no, masusukal na lugar ang dinadaanan nila. Pero at the end of that journey, it's all worth it. Amen. It's all worth it. Kahit na dumaan tayo dun sa valley of weeping, there will become a place kung saan there will be a refreshing springs. And yung autumn rain will clothe it with the blessing of God. So kapag dumadaan tayo sa daan ng kalungkutan, ng kahirapan, darating din naman yung ulan ng biyaya na bigay ng ating pong Diyos. Sino ba dito dumadaan sa path of weeping? Huwag kang mag-alala. Na, darating din yung ulan ng biyaya galing sa Lord. Amen? Yung nagsulat ng Psalm 84 na to, ipinapakita niya yung Valley of Baca o yung Valley of Weeping na sumisimbolo sa mga mahihirap, malulungkot, at masasakit na mga daanan ng buhay. The name of the valley indicates a dry in a region since this is where these types of weeping trees tend to grow. Habang nagtatravel yung mga Israelites papunta dun sa Jerusalem para sumamba, no, dadaanan nila yung Weeping Valley. Pero sa kanilang paglalakbay, kahit na mahirap, malungkot, o masakit, at the end of the journey, it will be worth it. It will be all worth it. Na, yung ginagawa natin ngayon, medyo mahirap, no?
medyo kailangan natin ng sakripisyo. Kailangan natin ng katatagan ng loob, no? Kailangan natin ng emotional intelligence kapag ka tayo ay humaharap sa mga pagsubok kagaya nitong pandemic. But sabihin ko sa inak, magpakatatag ka lang. Ibayan mo yung puso mo. Tagan mo yung loob mo. Kasi pagkatapos nito, it will all be worth it. Worth lahat ng ginagawa mo para kay Lord. Lahat ng ginagawa mo para kay Lord, alam niya. Lahat ng mga sakripisyo mo, luha mo, no, load mo, alam lahat ni Lord. Amen. And every load, no, every time that you give, every tears that you give to God, it's all worth it. Worth it to Lord. Amen. Dumadaan ka man sa valley ng luha ngayon, tandaan mo na laging nasa tabi mo ang Diyos at hindi kanya iiwan ang kanyang yakap ang laging magbibigay sa iyo ng proteksyon at ng kapayapaan. Amen. Carry lang. It's okay not to be okay. But what's not okay is you stay not okay. Okay? Okay. Pangatlo, na season, nasaan na tayo? Winter, no? Fall, eto na. Good news, no? Tapos na ang bagyo, tapos na ang ulan, tapos na ang taglamig, tapos na ang taglagas. It's now time for the springtime. Tagsibol. No? Yung spring, also known as springtime, is one of the four temperate seasons, no? Succeeding winter and preceding summer. When it's spring in the northern hemisphere, it is autumn in the southern hemisphere and vice versa, no? Ito yung sinusundan ng winter. Pero bago to, mag-summer. So sa unang araw ng spring equinox, ang araw at gabi, no, parehong 12 hours. Pero habang tumatagal, nababawasan yung oras ng gabi at nadadagdagan yung oras ng araw. Tatandaan natin kanina sa winter equinox na dumadami yung gabi kesa sa araw. Pero ito na, dumating na yung tagsibol. Sa, no, sa spring equinox, mas madami na yung oras ng liwanag kesa sa oras ng gabi. Amen. In this season, flowers bloom, plants begin to glow in colors, and again, tree, no, fluoresces their leaves again. Yumayabong lahat ng mga puno at halaman. Sabi nga dun sa Songs of Song, no, or Songs of Solomon, chapter 2, verse 11 to 12. For behold, the winter is past, the rain is over and gone, and the flowers appear on the earth, and the time of singing has come. Amen? Tapos na yung taglamig. Tapos na ang ulan. Yung mga bulaklak nagsisimula ng yumabong. At meron na akong naririnig ng mga awitan ng mga ibon. Amen? Tapos na ang panlalamig. Tapos na ang hirap na dala ng bagyo. At sumisibol na uli yung mga halaman at bulaklak. Panahon na ng pagdiriwang at awitan. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagbibigay at tayo rin ay patuloy na magbibigay. Sa panahon ito, yung dilim ng pagsubok at kahirapan, no, ng iyong buhay ay bawas na. Nababawasan na yung pagsubok. No, nakikita mo na yung liwanag na biyaya na bigay ng ating pong Diyos. Spring and springtime refers to the season of rebirth, rejuvenation, renewal,
resurrection and regrowth. Grabe, sumisibol na muli. Bagong simula. Another chance for us to grow for the Lord. Amen? May bagong pag-asa. May pangalawang pagkakataon na muli tayong bumangon mula sa pagkakadapa. Amen po ba? So this time, it's springtime. Amen po ba? At lahat ay sumisibol. Ang biyaya ng Diyos na ikita natin sa bawat lugar, sa bawat sitwasyon, sa bawat panahon. Amen. And the last season, no? It's summer. Tag-init. Okay? So this is the warmest season of the year in the Northern Hemisphere. This starts from June to August. At doon naman sa baba, sa Southern Hemisphere, from December to February. Pinakamainit na panahon, no? Dumadating sa buhay natin na tayo ay mainit sa ating pananampalataya at sa ating pong pagbibigay. Yung init kasi, nanggagaling yun sa ating pong Lord. No? Alalahanin natin na madalas gamitin sa Bible yung apoy na ito ay sumisimbolo sa ating pong Diyos. Kagaya dun sa Exodus chapter 13, verse 21. No? By day, the Lord went ahead of them, sa mga Israelites, in a pillar of cloud. Kinagabayan ng Lord yung mga Israelites in a pillar of cloud by day to guide them on their way. And by night, kasi napakalamig sa disyerto, kapag kagabi, si Lord is a pillar of fire to give them light so that they could travel by day or night. No? So dual protection yung apoy, nagbibigay na siya ng ilaw at liwanag, at the same time nagbibigay pa siya ng init, no, dun sa mga Israelites na nanlalamig sa disyerto. Pero pagka umaga naman, sobrang namang init sa disyerto, no? Disyerto. Yun yung banggit ng mga ano. So sa umaga naman yung desert, sobrang init naman. So si Lord, siya naman ay nagiging cloud, no, para protection ng sila, harangan yung araw, no, para hindi sila matoasted. Continue holding on to God and His warmth. Amen. Patuloy ka na kumapit sa init ng pagmamahal ng ating pong Lord, no. Patuloy, ang Diyos ang nagbibigay ng init sa ating mga pusong nanlalamig, sa ating desire, at sa ating pong pagbibigay. Sa panahon na to, maraming mga prutas yung namumunga in the summertime. Maraming biyaya ang Diyos na ibinibigay sa atin, at ito yung panahon ng pamumunga. No? Ito yung panahon ng pamumunga, yung summer. Nagbibigay ang Diyos sa panahon ito ng napakaraming biyaya. Sabi nga doon sa Amos chapter 8 verse 1. This is what the Lord God showed me. Behold, a basket of summer fruit. Oh, ito yung pinakita ng Lord sa akin. Puro prutas na galing sa summer. No? Sa mga ano po, bansa na may four season, no? Ang summer, ito yung nagpro-produce at nagbibigay ng pinakamaraming prutas. No, pinakamaraming prutas. In fact, may mga prutas na namumunga lang tuwing summer, no? So wala tong mga prutas na to sa ibang mga season. Wala to sa winter, wala to sa spring, wala to sa fall or autumn. Meron lang to summer. Okay? Watermelons, tay berries, mulberries, no, blueberries, no, cranberries, cantaloupes, no. Ito ay mga prutas kung saan ito ay nabubuhay lang tuwing summer. At sa summer lang din, from June, July, and August, yung tatlong buwan na yon, tuloy-tuloy yung pamumunga ng mga peaches at mangoes. No, kasi sa iba, limbawa, sa ano, sa winter, no, isang buwan lang merong mangoes or peaches. Pero sa summer, yung tatlong buwan na yon, June, July, August, sagana yung peaches and mangoes.
So kagaya niyan, patuloy din tayo mag-init sa ating pagmamahal at pananampalataya sa ating Diyos upang patuloy ang kanyang mga biyaya sa pagbuhos sa atin. Amen? Nasaan ka doon sa four season na yun? Okay lang yan. Kailangan nating daanan lahat. Kailangan mo lang tatagan ang puso mo at patuloy na magtiwala kay Lord. Kasi sa bandang huli, meron ding liwanag. Sa bandang huli, meron ding kasaganahan. Siguro ngayon, naghihirap tayo, nahihirapan tayo, pero, no, tatagan mo lang yung puso mo. Because at the end of this road, at the end of this season, no, it's all worth it. Merong biyaya, merong tagsibol, merong tag-ani. Amen. Sabi nga dito sa Jeremiah chapter 5 verse 24, let us fear the Lord our God, who gives the rain in its season, the autumn rain and the spring rain, and keeps us from the weeks appointed for the harvest. No? Tayo daw ay patuloy naman ng palataya, magkaroon ng takot sa ating pong Diyos, natatakot tayo na saktan siya, natatakot tayo na magkasala sa kanya, because we don't want to hurt him. No? Siya yung nagbibigay ng ulan sa lahat ng season, in autumn, in spring, no? At sa summer, siya yung nagbibigay ng init, nagbibigay ng warmth, no? So that we will have, no, so much blessing. So that in due time, sa panahon na ready na yung harvest, we will reap the harvest. Amen? So, tiyaga-tiyaga lang na tibayin mo yung loob mo. No? Huwag kang hihinto sa pagmamahal kay Lord, sa pagbibigay ng ating pong buhay kay Lord. Because nakikita niya lahat ng ginagawa natin para sa kanya. Amen? Patuloy tayong magbigay ng ating pong devotion, oras, talento, at buhay natin sa ating pong Diyos. Patuloy tayong manampalataya sa kanya. Dahil sa kanya nanggagaling ang lahat ng ating biyayang natatanggap. Kahit na may mga panlalamig, may mga bagyo, may mga pagbagsak, no, kasama yon sa mga seasons ng buhay. Magpakatatag ka. At alam mo, balang araw, no, makakamtan mo rin yung harvest. Makakamtan mo rin yung tagumpay. Makakamit mo rin ang lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Amen. Maraming salamat mga anak for this time. And I know that God will continue to bless you and guide you. At patuloy ka lang na ibigay yung iyong time, yung iyong talent kay Lord, yung iyong puso sa pagsiserve kay Lord. At sabihin ko sa iyo, it's all worth it. At the end of the day, we will see, no, summer. At the end of the season, we will see spring. Amen? Kahit may mga winter or fall na nararanasan tayo, okay lang. Nandiyan naman si Lord. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo kahit kailan iiwan. Kay Lord ka na kumapit. Kumapit ka sa kanya na mahigpit. Dahil, alam mo, hindi ka niya kahit kailan pababayaan. Kahit kailan, hindi siya magkukulang sa'yo. Amen. And at this point in time, just want to pray for everyone na nakikinig ng live stream na to. Alam ko na this is not an accident na napapanood mo to. Siguro meron ka mga tanong, siguro may mga hindi ka naiintindihan sa bawat mga messages na narinig mo. Pero I know, balang araw, mauunawaan mo rin. Mauunawaan din nating lahat kung ano yung gustong iparating sa atin ng Lord. Na may mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. Pero lahat ng pagsubok na pagtagumpayan na ng Lord. So sabi niya, take heart because I have overcome this world. Tibayan mo na yung puso mo. And I know that God will continue to be with you. Even in pandemic or not in pandemic situation, even in hardship, or in suffering, or in anything na mangyayari pa
mula ngayon hanggang sa hinaharap, di natin alam. Di natin alam kung ano yung kakahinatnan natin. Di natin alam kung kailan matatapos to. Pero ang alam natin, God is continuously in control of every situation, of every season na dinadaanan natin. Continue to give your heart to God. Continue to give your life, your time for His ministry. Kasi alam ko, someday, no, we will reap the harvest if we do not give up. Thank you, Lord, for this time. And I want to pray, Lord, for each and everyone, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng live stream na ito. I pray, Lord, na patuloy mong hawakan yung puso ng bawat isa. Lord, nakikita mo yung desire, yung intention, Lord. Nakikita mo, Lord, yung goal, yung focus, Lord, ng puso ng bawat isa. And that is to love you, to serve you, Lord, and to love other people and serve other people through our lives. Lord, I pray, patuloy mong gabayan at patnubayan, Lord, yung bawat isa ng mga anak mo. Patuloy mo silang hawakan. Lord, continue to uphold them by your righteous right hand, Lord. And I pray, ikaw yung patuloy, magagabay sa kanila. You will continue to cover them by your precious blood, Lord. Come what may, kahit anong mangyari, Lord. They are protected by your precious blood, Jesus. Them and their family, Lord, against any viruses, against COVID-19, against any tragedy, Lord, or calamity. Lord, we pray, let your will be done in our lives. And we pray that your plan will always be in our lives. Not our plan, Lord, but your plan. Your will be done, Lord, in our lives. Salamat, Lord, sa protection. Salamat, Lord, sa kagalingan. In any way, Lord, may mga leaders, Lord, or mga family members ng iyong mga anak sa oras na ito na merong sakit, I pray, Lord, for your complete healing to that person. Lord, I pray, Lord, sa mga nakikinig ngayon, siguro nasa hospital ka ngayon at nakikinig ka ng live stream na to na share ng isang leader namin at pinapanood mo ngayon at nandun ka sa hospital. I pray that God will continue to do miracle in your life to heal you, to heal your whole body from your foot to your head, complete healing. We pray. We pray that in Jesus' name. You are the same Lord yesterday, today, and forever. Dati, Lord, nakakapagpagaling ka. Lord, hanggang ngayon, nakakapagpagaling ka pa rin. We believe that your stripes get us healed. By your stripes, sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami iyong pinagaling. Both physical healing and emotional healing. Mental, Lord, strength. Yun yung hinihingi namin. Yun yung kahilingan namin, Lord. Yun yung dinidesire namin, Lord. For this pandemic, bigyan mo pa, Lord, ng katatagan ng iyong mga anak. Sa winter na to, sa fall na to, Lord God, maraming mga tao yung nangihina. Maraming mga tao yung nanlalamig, gumigive up. Pero we pray, Lord, na ikaw yung patuloy na magbigay ng init sa kanila pong buhay, sa kanila pong puso, upang makayanan nila, Lord, yung mga pagsubok na dumarating sa aming pong buhay. Lord, I pray for provisions, Lord, sa lahat ng mga anak mo. Hindi namin alam, Lord, kung lahat sila ay nakakain pa ng 3 beses sa isang araw. Hindi namin alam, Lord, baka iba sa kanila, Lord, ay nawalan ng trabaho or nawalan ng negosyo. But I pray, Lord, that you'll continue to pour out, Lord, your blessing, your rain, the fruits, Lord, of the summer, Lord, to pour out in their lives. In your name, Lord, walang imposible sa'yo. You can do, Lord, everything.
you can do the impossible, Lord. Sa amin, it's impossible. But to you, Lord, it's all possible, Lord. You will supply everything, Lord, that we need according to your richness and glory. Salamat, Panginoon, sa patuloy, paggabay sa amin, sa aming pong online services, Lord. Continue to bless each and everyone and their family, Lord God. Reach them out. I pray for restoration. I pray, Lord, for loving kindness. I pray, Lord, for understanding. I pray, Lord, for your continuous love to pour out, Lord, in their lives. Stretch your hands, Lord, and reach them out, Lord, and heal them from the inside out. Marami pong salamat, Panginoon. Ito yung patuloy namin pupurihin at sasambahin, Lord. At maingat po namin, Lord, na ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. We praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Maraming salamat sa inyo, mga anak. Thank you for continuously, no, watching and listening to our online services. So, meron po tayo na ginagawang campfire every Thursday at 5 p.m. No, sali lang po kayo dun sa atin pong Zoom. Meron po tayong encouraging words doon, merong worship, at meron ding prayer. And every Friday naman, meron tayong tinatawag na gig zone or God is good zone. Okay? At 7 p.m. po yan, and marami po mga messages na matututunan tayo at ma-encourage tayo from every primary 12 leaders na mag-i-speak every Friday. Of course, meron tayong Sunday's worship, no? Sunday service, kagaya nito. And kapag Saturday naman, meron tayong live worship, no? Every 7 p.m. papangunahan tayo ng worship team, no? So that we can worship together, no? Sa ating pong Panginoon. So, meron din tayo, syempre, sa ating pong mga leaders sa life class and also sa destiny training or sa school of leaders. Continuous po yan. So, if you want to get to know more, if you want to know more about yung sa mga programs natin or kung paano kayo, no, namin kayo matutulungan to start up your new life with Jesus, just contact us, PM us, no, or call us via Skype or Zoom or Viber or no Microsoft Teams, kahit ano. No, meron kami diyan, sabihin niyo lang kung anong platform gagamitin niyo, no, mag-i-install kami niyan, no, so that we can connect to you and to reach out to you and also to help you more about your journey with Christ. Grabe, no? And also thank you sa inyong mga support, continuous support sa ating pong online ministry for your unwavering, no, at hindi nagsasawang suporta sa ating pong gawain mula noon hanggang ngayon. Marami pong salamat. Pagpalain po kayo ng Lord. And if you still want to give your tithes and offering, we have options that we can do that. Kung if you feel na wala kayong means para mabigay yung mga tithes and offering via bank or GCash, pwede naman, no? So, salamat po. And if you still want to give your tithes and offering and support to our online ministry in this church, just feel free to screenshot this bank accounts and GCash accounts para patuloy po tayong makatulong sa ating pong online ministry. Maraming pong salamat. So yan. So thank you po muli sa inyo pong walang sawa na pagmamahal at walang sawa na pagsuporta sa ating pong online ministry. And continue, no, to be strengthened by the Word of God and through our daily prayer. Importante yon sa panahon ngayon na hindi nawawala dapat yung ating pong pagbabasa ng ating pong Word ni Lord o yung tinatawag nating Devo, okay? Or devotion. Patuloy natin yung gagawin. At syempre, yung pag-pray natin para kay Lord so that yung relationship natin sa Kanya mas lalong tumibay, mas lalong lumalim. Amen po ba? And syempre, watch lagi tayo, no? Nood lagi tayo ng ating pong mga live stream. So hanggat merong internet, hanggat merong means na ganito,
we will do this to reach our people, no? Until then, makita na natin, pwede na tayong bumalik. Amen. Maraming pong salamat mga anak. And may the grace and peace of God be with us all always. We love you. But Jesus loves you the more. Bye for now mga anak. God bless. See ya. Aja. Fighting.